Meron pa? Meron na, boss. Ito pa. Okay. Ah, sige. Meron na dyan tayo. Okay po, salamat. Okay lang po yan, boss. Thank you. Maraming salamat po. Second week na ngayon and kailangan ko na talaga siya iparintro. So, although meron naman siyang ano, extended sa mga dumaka ano, pag-parintro agad ng motor. Pero mas mainit ako hanggang maaaring meron ang pera iparintro mo na para hindi na umabot pa sa ganung ano, senaryo. Diba? So, kung nakita nyo naman kayo na doon sa video, eh, nagpaano na ako emission. So, masado naman ako sa emission na ako journey. Kahit na medyo may hindi yung motor ko talaga. So medyo may problema na talaga yung motor ko, mga ka-journey. Hanit ko na rin siya talaga ipaayos. Kaya lang, sunod-sunod kasi yung mga kasusin ko, yung mga bayarin ko sa school. Kasi nag-aaral ako, mga ka-journey. Diba sabi ko naman sa inyo, nag-aaral ako. So talagang wala akong manosor sa source of income ngayon. Kasi nga, wala akong work sa ngayon. Di madam talaga yung nagko-cover up ng mga expenses ko. So talagang thank you na lang kay madam kasi tinutulungan niya ako. So di ko talaga alam kung gagawin ko, takalik ba natin. So thank you madam. So kaya buwapawi ako, araw-araw ko siya sinusundo at itundo. So wala, di ako mapapagod na gawin yun. Kahit pa sakaling dumating na magkaroon ulit ako ng trabaho. So pero pag may pagkakataon niya at sundo ko yan si madam sa trabaho niya, hindi pwedeng hindi. So kaya nga kami gumawa ng motor eh. Kaya nga namin ginawa si Baby Boy para meron kami service si madam. Yun nga mga ka-journey. So dito ako magpaparito na ako. So tara, mamaya i-update ko kayo kung magkano yung mga mag-justice ko. Gano'ng tari ito. Malit ako sa bahay mga nagpa-quarter to 12. So yun, alas 12 na nga. So sana makaabot ako sa rito. Sabay, naglaba pa kasi ako mga ka-journey. Siyempre para wala nang tambak sa sa laban sa bahay. Sabay, laki na pala na pinagbago dito. Dati wala yung tulay na yan eh. Ngayon meron na. Tapos nagbago pa ito. Nagbago rin yung daan. Mukhang palala ayusin nila yung daan dito. Dati simentado to eh. Ngayon na, po. Puro lupa na. Update ko kayo pag nandun na ako. Malapit ito. Yan yung SPO dito sa amin sa sa open canal sa Imo. Ito na yung bago nilang opisina eh. Tagal-tagal na rin siguro mga way back 2020. Yan, 2020.
Ngayon, nandito na ako. Oras na para magparehistro. Uy, sakto, mukhang walang mahabang pila. Boss, walang pila sa ano, registro? Ha? Wala. Thank you. So, ngayon mga ka-Jenis, nandito na sa SEO. So, yan. SEO. Pa-register na ako. Pila na ako. Ay, pabaytura ko. Pa-register muna ako, mga ka-Joinis. A little longer than a few minutes later. So, alright, mga ka-Joinis. Well, inspection na yung motor ko. So, tama-tama. Wala masyadong tao ngayon. Konti lang yung mga nagpa-register. Dito lang yung nakalala. Sobrang dami nagpa-register. Umabot kami bilang gandun, no? Doon. Ang gandun yung pila. So ngayon, tama-tama. For inspection na raw, dadaling ko na yung motor ko. So ayun si Baby Boy. Dadaling ko yung motor ko para parehistro. For inspection siya. So dadaling ko na doon. 5 minutes later. So yun, mga ka-Joinis. Motor ko nakahanda na for inspection. Ayun. For inspection na siya mga ka-Joinis. Tapos pagkatapos yung inspection, road test. Road test naman siya. So after, okay na. Mabayad na tayo sa cashier. So malalaman natin kung magkano yung bayad sa OR. So good timing kasi wala talaga masyadong ano ngayon, hindi mahaba yung pila, hindi ka talaga pupunta, kailangan pupunta ng maaga. So maganda ngayon, so smooth lang. And sigurado akong matapos kagad ako sa pagpaparistro ng motor. Ako sa akin po yan. Yan lang ba ang pila? Oo, yan lang po. Buti nga, walang masyadong pila eh. Habang hinihintay ko nga yung inspector mga ka-Joinis, dumating si tatay. So magpaparehistro din pala siya ng kanyang motor. So tamang kwentuhan lang kami ni tatay. At habang nagkukwentuhan kami ni tatay, talagang napapaisip kami, lalo na si tatay. Kasi napakakunti lang ng mga nagparehistro ngayon ng motor. Usually kasi nung nakaraang taon, sobrang dami mga ka-Joinis. Kahit madaling araw pa, butak na nakat-off. Pero ngayon nakapanibago. Kahit pumasok sa loob, konti lang din yung nag-aasikaso ng mga rehistro at lisensya. A few inches later. Tapos na yung inspection mga ka-Joinis. Hindi na pala kailangan test drive. Kasi may nakita ko kanina nagpa-test drive eh. So ngayon mga ka-Joinis, tapos na ako bayad na tayo, tara. Bayad na ako sa emission. Ay, emission dito sa cashier sa LTO. Okay, mare-renew na yung aking OR. Excited na ako sa 3 years. 3 years, here I come. 15 minutes later. Nakapagparehistro na ako. So, akala ko, 3 years na yung validity ng rehistro. So, nagtataka ko, bakit 1 year pa rin? So, nakalagay kayo sa akin, 2025 yung expiration. So, kailangan natin magtanong para malinawan ako. Akala ko kasi 3 years na yung validity. Tanong tayo. 5 minutes later. Punta na ako sa motor ko mga ka-Joinis. Ayan, so naitanong ko na sa inspector, bakit 1 year pa rin yung validity nitong OR at hindi 3 years. So, ang sabi kasi ng inspector, yung 3 years daw i-applicable sa mga bagong sasakyan. So, kapag kumuha ka ng bagong sasakyan, halimbawa, kumuha ka ng bagong motor nito, kumuha ka niyan, bagong motor. So, applicable siya 3 years bago ka pa magpa-renew. So, mali pala yung pagkakaintindi
ko. Ano na yan? Akala ko, 3 years na yung validity. Sad life. Sad life, mga ka-journeys. 1 year lang yung ano ko. So, next year, magpapa-ano ulit ako, February. Papa-renew ulit ako ng lisensya. Oh, sige, bye, ingat! Ayan si tatay. So, kausap ko yan kanina doon sa, ano, sa inspection. Tapos, tataka ako kay tatay. Ayan si tatay. So, nagtataka ako kasi siya, ang binayari niya sa OR niya, 400 plus. Tapos ako, 359. So, di ko alam kung ano yung, pinagkaiba namin. Kasi matic, automatic yung gamit niya. So, ako, semi-matic lang. So, parang nalungkot ako ng very, very light, mga ka-journeys. Kasi expected ko talaga 3 years eh. So, so wala. Ganun talaga. Naliwanag naman na sa akin ng inspector eh. So tara, alis tayo. Ayoko ng problema eh. So at least malaga. Nakapag-renew na ako ng ano ko na OR. Ang binayaran ko noon last year, mga ka-journey, sa pag-renew ng OR, 381. Ngayon, 359 yung binayaran ko. So medyo nakalis pa ako ng mga 20 plus or 30, ganun. So, malaking bagay din yung ano, yung menos. So maluwag na ano eh, wala naman masyadong pila ngayon dito tulad nung nakaraang taon, talaga na sobrang haba ng pila to the point na umabot kami doon. So ngayon tinanong nyo, wala oh. So ang dinis oh. Wala oh. Magi yung access ko ah. Sa Cebuana gumastos ako ng 300 pesos sa insurance, tapos sa emission gumastos ako ng 500 pesos, tapos lastly yung OR ko, so nag-renew ko, binayaran ko 359. So, ang pinagtataka ko, ba't magkaiba kami ni tatay ng ano, ng process ng magkano yung binayaran namin sa renewal. Kasi siya 400 plus daw. At pa nakakatawa yung Cebuana, ano niya, insurance, yun yung malaki. 450 pesos yung binayaran daw niya doon sa New Molino, sa May Cavite. Kasi, gulat din ako. So, ba't ganun kamahal? Samantalang sa akin, 300 lang yung siningil sa akin doon sa, ano, dito sa amin. Kasi yung emission niya, 550. Ang mahal din, di ba? So, samantalang sa akin, 500 lang. So, magkakaiba talaga yata talaga ng ano, eh, presyo ng emission eh. So, kailangan mo lang talaga tsumempon, maghanap ng mas usaka makakatip eh. Pero ngayon, dito na problema niya ng mahalaga na renewable na yung OR ko. So, di na ako kakabahan sa mga checkpoint. Ngayon, maroon na ako ipapakita. O, paano mga ka-journeys? Dito ko na ito tinatapos. Nalaglag pa ako. So, salamat sa mga nanood ng aking video. And sana ano, nakatulong sa inyo yung pag-update ko ng ano, ng price list ng pag-re-renew ng OR. So, wag na kayong mag-expect sa mga ano, sa 3 years, sa mga lumang motor na katulad ko na matagal na nagpaparehistro. So, malulungkot na kayo. Para lang applicable lang siya sa mga bagong motor. So, sa mga bagong ano, kuha ng motor sa sasakyan. So, yun lang. And hanggang dito na lang. By the way, this is Arne. And like and subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel. And follow nyo rin po ako sa aking Facebook and TikTok account. So, yun lang at have a nice day sa inyo lahat. So, mag-iingat po tayong lahat. Ride safe palagi sa mga nakamutom na kagaya ko. So, wag po tayong mamandali sa daan. And hanggang dito na lang muna. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog. Paalam!